Kamusta mga kaibigan? Ngayon, magpapakita ang aming grupo ng kung paano iwasan ang COVID-19. Ngayon, magpapakita muna ako ng dalawang simpleng litrato upang iwasan ang COVID-19. Gaya nito at nito. Para mas maliwanag ang aming presentasyon, magpakita ako ng video na kung paano iwasan ang COVID-19. Ako si Ninyo Arinto at ito po ang ating mga paalala. Dapat po mag-face mask tayo at face shield at dapat mag-hand sanitizer tayo bago tayo umuwi sa ating mga pamamahay. At dapat susundin natin ang mga protocols ng gobyerno. Yun lang po. Salamat. Kalabang hindi nakikita, ngunit ang daming nababahala. Kailangan puksain dahil sa kanina kakamatay na dala. Dapat ay magtulungan na labanan ito kahit sa simpleng paraan. Kagaya ng palagi ang paghuhugas ng kamay, paggamit ng mask at alcohol tuwing nalabas ng bahay, at imitahan ang pakikihalagdanan sa mga tao. Pagsunod at pagrespeto sa patakaran ay pinatutupad ng ating gobyerno. Pagpanasyonal man o lokal ng pamamaraan ay malaking tulong na ito sa kanila. Sa ganitong paraan ay natulungan natin hindi lang ang ating mga gobyerno, maging ang ating mga frontliners. Ay malaki na ang sakripisyo at hindi lang sa kanilang buhay maging sa kanilang pamilya sa ngalan ng trabaho at sinumpaang tungkulin mapabuti lang tayo. Magandang araw, ako po si Dominic Victor Emaniosa, 12 taong gulang na nagsasabing labanan natin ang COVID-19. Stay safe and God bless everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po pala ang aking munting mensahe ng Adobe para sa ating lahat. Sana po ay inyong magustuhan. Sa panahon ngayon, dapat lamang tayong magtulong-tulong upang mapuksa natin ang lumalaganap ng epidemya na siyang tinatawag na Coronavirus Disease 2019 o mas kilala bilang COVID-19 na siyang kumitil na ng napakaraming buhay sa buong daigdig. Kaya't nararapat lang natin sundin ang mga patakaran na pinapatupad ng ating gobyerno at huwag na matigas ang ating ulo dahil ang ginagawa nilang ito ay para rin sa ating kaligtasan. Huwag na natin pahirapan pa ang ating mga frontliners dahil ginagawa nilang lahat upang matapos na ang pandemyang ito at bumalik na sa normal ang ating mga kanya-kanyang buhay. Isinusukal nila ang kanilang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kaya't nararapat lamang natin silang tawaging mga dakilang bayani. Dapat rin natin silang tulungan. Huwag natin silang papabayaan dahil kailangan rin nila tayo. Nararapat din lamang natin silang irespeto, ipagdasal sa puong may kapal at huwag natin silang pandirian at huskahan dahil sila ang ating mga magigiting na bayani na siyang lumalaban sa nakamamatay na sakit na ito. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Matatapos at matatapos din ang pandemyang ito. Lagi din natin tatandaan sa kahit anong hamon man ang buhay, kasama natin ang Diyos. At hinding-hindi na tayo papabayaan. Alam kong malalampasan din natin ang hamon na ito. Basta't manalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos. At iyon lamang po, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Stay safe and God bless us all. Maraming salamat po sa panood nyo sa aming videong inilhad. Maraming salamat na rin po dahil pinaanakan nyo po ang video na pinagsikapan na wasto. Naway nagustuhan nyo po ang pagiging mahusay namin sa larawan ng sining. At nagpapasalamat na rin po ako sa lahat ng mga frontliners na iniari ka ng mga sariling buhay makatulong lamang ng maraming mga tao. Frontliners, kayo ang dakilang bayani ng buong sambayanan. Pagpalain naman kayo ng buong may kapal. Paratilihing ligtas at malakas ang ating mga sarili upang maiwasan ang paglaganap o ang pagdami ng COVID-19. Muli, maraming salamat po.